Ito, pa-DIY ito mga boss, ito yung tinatawag na pinagbabawal na technique. Huwag nyo naman lalaksan, yung sakto lang. Pakabi-kabila lang mga boss ha. Huwag permi sa isang side. Yan na. Yes, good morning mga boss, para sa mga naka Yamaha PUI 125. Paano natin malalaman kung sira na ang ating, ikaw magpaliwanan, drive bearing, o kaya baka may tama ito sa ano? Palipalitin na ito mga boss, pakita natin kung anong itsura ng kanyang andar, kung ano ang nararamdaman pagka ganyang maingay. Para sa mga naka PUI, well mga boss, may nalagilagitik sa loob. So yan ang ating alamin ngayon kung ano yung kanyang diferensya. Sige, tarap. Hindi, minor, wala. Ha? Walang minor. Lilinisin. Walang minor. So yan, hindi lang pag-check na rin torque drive ang ating gagawin, pati yung kanyang makina. Bale, papalitan din natin ang kanyang oil seal at kitang-kita nyo naman. Ang oil seal ng kanya, ano? Oil seal. Titingnan natin. Ganyan siya kaingay. So yun ang ating gagawin mga boss. Tapos ipapakita na lang mamaya kung ano yung naging diferensya. Basta pagka inikot nyo siyang ganyan, kahit ang ganyan okay lang. Inikot nyo siyang ganyan, ganyan. Tapos inalagot ako na ito. Sige, galisin mo na para makikita nila. So unang kakalasin dyan mga boss yung kanina kinalas niya, tapos ito, malaki ito ah. Sabi niya nang ayos yung mga tinatanggal para hindi mangalat. Ingatan yung mga spacer, ayan may spacer doon. Tandaan niya yan. Yan ko. So, palitin siya ng oil seal. Ano yan? Para ng kanal. Magkaroon ng kanal. Mukha sa dyan. Ay, sa dyan. Yun na. Sige, sige. Sa mismong ehe nito yung bearing. Oo nga. Sira. Sige nga, tanggalin na nga yan. Ibutin natin. Okay. Torque drive bearing correction lang yung mismong bearing sa kanyang gearing. Hindi kaya? Sige, malaman natin na may pag nagawa. Hindi, gawa na ito. Dito, matcha-check mo yun eh. Oo nga. Sige, sige. Ipagkain, ikot ba? Bali, ito pala lang isang tungulo na ito. Galing na doon. Yung tinanggal mo ito. Sige. Ayaw, sige. Babaklasin natin yung kabilang yun. Ikaw lang magbabaklas mo yun. Ikaw yung ginagawa. Tandaan mo yung ano, spacer. Eh mga boss, pag tinanggal nyo ito, meron siya isang spacer na manipis. Yan, ito din. Yan, palitin ito. Grabe naman ito. Kayang palitan niya sa labas. Sisikwalin lang yan. Na? Linisin mo lang muna ng gas. So yan ang papalitan, oil seal. Oil seal din doon. Tapos, bearing nito. Na. Ayun. Kalunta kalunta. Sige, galasin mo na. At napakasin ang gulong. 24 din yan, diga. No. Yung mga gear, yung mga tornilyo ilagay mo din. Tanda mo naman pagkakabit, diga. Hindi yan magagay. Kaya puro tulo na lang is ano mga oil seal na kaya nasira yun yan eh. Hindi ka rin katubig yan natin, hindi na lang natin yan. So ito pa, naging problema niya oh. Grabe naman yun. Wala na oh, bitaw na. Bakal na yun eh. Bakal na, inuubos na.
Wala na, sira na din tong ano. Eh di pag pinander natin yung ulo niya nagtutok. Eh wag, kung mong bubuhay. Pwede yan. Ikaw, wala. Pinindutin mo yung ano, Reno. Dito humihiwalay na ang kanyang bola sa goma, kinain na ito yung rampa. Kung makikita nyo, parang kinayod ng dami papaltan, lahat na uulit doon. Adi, pakita na lang ang pagkain napaltan, napapaltan yan. Ay, di maganda yung masabi din mo na buwan ng ay bugbog din ang backplate. Palit lang dyan set, kukuha ang ganito. Okay pa naman itong bushing. Dito sa sigunal yun. Sigunal na. Yung magandang laputok. Tanggalin mo na buo. Mapuntahan mo pero, na kaya. Tanggalin mo ha? Maganda yung masabi mo na eh. Ano kung usapin nyo? Malaman pag nabuksan. Hindi. Ang alam niyong bubuksan. Buo ng bubuksan. Tapos malalaman. Hindi. Hindi naman yun. Sabi ko bubuksan mo na naman yung gate. Baka malaman. Bigay isa naman. Pagka na kahit naman na nakatayang ginawa ko dito yung nesting na eh may tunog pa rin. Matik si ganyan. Okay mga boss, di ba itong gulong na to, mahirap itong kalasin. Lalo na pagka nakalas mo yung tornilyo, napakatigas. Minsan nga, yung kanya tornilyo pa yung mahirap kalasin. Tapos pag nakalas mo naman yung tornilyo niya, bali nakalas na namin yung abos mo yung tornilyo. Panggigil pa kami sa pagkakalas niyan. Yan. Ginamitan na namin ng power tools, pero hindi kaya. Ang ginawa namin, pinirusan na namin ang ano, paan ang ginamit namin. Tinubuhan na. Tapos ang problema naman ngayon, pag hugutin mo naman itong gulong, paano mo siya mahuhugot? So ganito lang mga boss. Kailangan meron tayong rubber mallet. Tapos sasabayan ng ikot dahan-dahan. Dito, sa gitna ng ito. Hindi naman masisira, huwag lang natin hahatawin ng mga hataw na hataw. Sige. Tapos gantuhin nyo lang ito mga boss. Sige, ikot mo. Palong dahan-dahan lang yung mga boss ha. Yan, umuga na. Ha? Ganun lang mga boss. Huwag niyo masyadong papahirapan ang inyong sarili. Kailangan lang dapat meron ko yung rubber mallet para pagka pinalo nyo, hindi masisira siyempre yung mugs. Tapos ngayon, anong kailangan natin ganyan dyan? Mabuksan na sila ito. Mabuksan dito sa side na to. Para mabuksan natin ito, maano natin yung bearing ng nitong eh na to. Palasin mo na. Tanggalin lang natin itong mga otso na to. Mamaya natin titirahin itong sa ano niya, pagka lilinisin na maganda may gas eh. So panlinis namin dito gas para yung guwan ng pagka gumamit tayo ng CVT cleaner, yung mga gantong itsurahin na ay mahirap din. Kakuntian laman ng panlinis, hindi magkakasya dito, kailangan talaga natin gas. Yan, babaklasin lang natin tong mga otso na to para mabuksan natin tong sa kanyang mga gear. Guha na nandito yung kanyang bearing. So make sure na na-i-drain nyo na yung kanyang gear oil para sakaling buksan nyo man eh hindi magtagas kayo dito sa inyong gawaan. So ito dinedrain natin siya. Ito yung kulay ng kanyang gear oil. Siguro ino, inaabot pa rin to ng ulan o ano ang kulay ng kanyang gear oil, kaya nagkatama din siguro ang bearing doon yan. Kakunti na ang kanyang gear oil, wala ng 100 ml.
Pero may papatak pa dyan. Tain-tain nyo lang. Yan, kung mapapansin nyo, alog na alog siya. Yan, hindi naman dapat na ganyan. So, nagkatama din yung kanyang oil seal. Yan ang kukunin natin. Hahanap tayo ng piyesang nito. Tapos netong ano na to. Ganun, parang dito din siya nagmumula eh. Kita nyo naman kung gaano kakapal ang nang isa na nabuo na dito. Mga dumi. So pagkakinutkot nyo siya. Yan. Ganyan siya ka katingin ka putik. Talaga. So ito, nabuksan na natin siya. Bali may ano lang yan, ilang tornilyo lang yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 5 dun sa kabila, yung isa dito sa may likod siya. Sa may likod siya yung isang tornilyo. So naging problema na itong anong to, ito. Yan. Kung mapapansin nyo, ang laki na ng plane niya. Alog-alog na siya. At isa pang nagiging tunog nito, siguro sa isang video na lang yun, ano. Ito. Ito na lang muna. Dito na lang tayo mag-focus. Tapos yung kanyang oil seal para less tagas, para yung sa kanyang, sa gilid, hindi mag-putik ng langis. Kaya naubos din siguro talaga yung kanyang langis dito sa gear oil. Kita nyo naman kanina kung gaano kaunti yung pumatak na. Yes, good day mga boss. Ito yung pinagbabawal na teknik kung paano magtanggal ng bearing nitong ihi. Ihi ng cart drive. No. Paano magtanggal ng ihi torque ng cart drive? Ihi yan. Ha? Basta ihi, hindi torque drive yan. Ihi ito ng cart drive. Oo, oh, yung pinagsusuklatan. Eh kaya nga, ihi ito ng cart drive. Basta nakakawang na eh. Ito, nakakawang na ito mga boss. Papakita lang namin kung gaano ka-effective yung ginagawa natin kahit wala tayong special tools. Yung puller. Kailangan lang gumawa tayo o mag-isip tayo ng mga idea na pwedeng makatulong na hindi naman makakasira ng piyesa. So itong nut na to, ilalagay lang natin. Yan, nakalagay lang yan dyan mga boss. Babalik nyo lang yan. Sasagad nyo, sagad na sagad. Yan, sagad. Tapos, kailangan natin ng bilog na bagay o kahit tubo o kahit sakit to mga boss. Ilalagay natin dito para siya nakatuon dito sa nut, para hindi masisira yung gear. Tapos papatong na natin sa saminto. Yan, nakaganyan. Itayo mo yung camera. Sige. Tapos, kailangan lang natin ito. Yung isa ako mo na yan. Saan? Are. Yan, pupukin lang natin dito. O DIY to mga boss. Ito yung tinatawag na pinagbabawal na technique. Huwag nyo na malalaksan. Yung sakto lang. Pakabi-kabila lang mga boss ha. Huwag permi. Sa isang side. Yan na. Bumitaw na. So, ganun lang. Tapos, tanggalin lang natin ito. Good pa rin siya. Basta isasagad natin, boss, mga boss, ha. Huwag natin hindi isasagad. Kaya nang baka masira yung kanyang friend. Sagad dyan. Tapos, ayan, hugot na. Tapos, pagbabalik mga boss, ganun din. Konting ingat, konting teknik. So, ito na agapan pa eh. Naagapan pa. Wala, hindi marinig sa video ang kalog. Pero kalog na siya. Anong number? 6 to 4. Meron tayo niyan? Meron. Sige, baltan natin agad. 2 o 4, 6, 3 o 4. 6 to 4. Meron? Hmm.
NSK Koyo. Pakita mo na. Koyo. Koyo yung ikakabit natin. Ito. Koyo, matibay yan. Hindi Yamaha. 150. Baka mamaya madali tayo ng mga manggagawa. Dapat sasabihin ni Yamaha. Ay, Koyo, ay Japan yan. Testing. Kung matibay, basta... Magdalain para lang kasi ito sa mga nag-DIY mga boss ha. Hindi ito para sa mga sadyang magagaling gumawa. Tayo, DIYers. So, ginagamit natin ay mga tools o mga gamit na pwede natin gamitin kung anong nasa paligid natin. Tulad nito. So, nakasealed siya. Hindi, pwede tatanggalin din to. Tatanggalin na. Anong baba dyan sa lungs? Lungs. Hindi, ano na yan? Pwede natin hindi tanggalin yan. Ay, pwede tatanggalin to. Anong pag to nagtagal? Hindi mo ano, napakababad nga yun sa lungs. Sa kabilang side na lang tanggalin natin. Lahat. Ay, sabi mo. So, ang hahanapin naman natin yung kanyang oil seal. Hahanap tayo sa Yamaha. Ito. Yan. NOK. Yan, 14. Tapos ito. Hindi pa natin. Kalasin mo na to. Ha? Maramadal ako na din. Umibili dyan sa Chaong. Oo. Yun nyo lang pagtatanggal na, no? Basic. So, inaantay lang namin yung ano nang may-ari nito. Gawa nang may problema din to sa ano. Next video na lang yun. Kung sakali man, ang papag-usapan ng may-ari. Gawa nang kailangan eh. Maingay na. So, ito. Ito ang dadalhin natin. Bibili tayo nitong oil seal. Hindi, manghihingi na lang muna ako kay mama. Tatanggalin mo ang grasa. Grasa. Paglinis na. Diyan sabihin na natin siya dito sa linis na itong gilid. Bibili muna tayong gas. So ito, kung mapapansin nyo mga boss, tinanggal namin yung kanyang ano, yung oil seal. Gawa nang yung kanyang nakakabit, wala siyang oil seal. Tinanggal. Pero aling kaya mas matibay di yan? Ay gawa nang babad siya sa langis nun eh. Okay na yan, tanggalin. Mayroon namang oil seal gan. Pero parang mas okay sa akin na nakalagay itong kabaa. Hindi. Bakit? Ano? Hindi. Naka-double siya. Bakit? Masusunog? Nalang ko lang yun sa langis. Alin? Yung grasa niyan. Hindi. Natanggalin alay, yung grasa. Hindi. Ganun talaga yung naka-ano din. Hindi mo pwedeng inyong... So ito meron tayong stock dito na itong kanyang set yan. Kung makikita nyo naman, upod na kulintab na ito, kayod na nabangga na siya sa may gilid. So ang magiging ano na nito, mabibitak na to kung sakaling tumagal pa to. Mabibitak na, magkakayang kayod-kayod na. Yan, kagaya na nangyari din eh. Yung bola niya, wala na. Paano na? So may stock tayo dito nito na genuine parts ng Yamaha na M3. Yung kanyang mismong lagay ng bola, saka backplate. So bukod-bukod yan, kung mapapansin nyo. Ito yung kanyang mga ano tawag dito? Slider. Bukod-bukod dyan ang lalagyan. So, wala kayong masasabi naman dito sa mga genuine parts na to. Talagang original talaga to na galing Yamaha. Yun na uli ang ating ikakabit sa kanya para less gas, less ano. Yung kumbagay mahirap yung gagamit tayo na ibang pyesa na hindi naman dapat na ito naman talaga yung nakalagay eh. Diga, Yamaha. Yamaha at Yamaha lang din naman. So, yan. Nakabili na ako nung dalawang oil seal kanina na wala na, sira na. Itatagas na siya ng langis. Yan, kaya din naman nasira siguro. Katagalan? Hindi katagalan. Walang nasira yung pag... Hindi kayo yung sa, ano, sa isa, sa bearing. Bearing. O, di, ibig sabihin, yung sa isa, sa bearing din. Sa bearing ba? Yung sa ganyan. Sisira talaga yun. Katagalan. So, ito, ang kapalit niya. So, ikakabit na lang natin ito mamaya. At update-update na lang tayo sa maaari pang mangyari. Yan. Rig tayo dito. Rig parts. O, linis na lang. Linis na lang. Saka natin makamit. So yan, kung makikita nyo, malinis na. Tanggal na yung mga kapal na putik. Putik na lang is.
Yung may iba-iba ang kulay kaysa ano, papakita natin ang before and after diyan sa screen. Kung makapansin nyo nung una dito, punong-puno to ng langis. Tapos ito, hindi na yung silver, kulay itim na. So mamaya kakabit na natin yung kanyang bearing, tapos yung kanyang oil seal. Tapos dito din, meron na din tayong bago niya. Nakita nyo naman kanina, nakakuha na tayo. So wala tayong gagawin kundi linisin lang muna to. At yun, papakita namin sa inyo kung paano namin ikakabit yung bearing. Mamaya pagkatapos kong linisin to. So ayan na, nakakabit na siya. Yan na yung final output natin na natapos natin. Nakabilit na uli natin yung kanya sa likod. Wala yung kaninang kalamoy. Oh. Mga bagay yun. Yun. Yung kala pala tama yung sa bearing. Yan, okay na. Nakakabit na siya. Nakakabit na din? Ang kaso baka overhaulin na rin. Kaya nga eh. Huwag muna ikabit. Mamaya na, pagka napapunta na dito. Mahalaga rin muna, naayos natin. No? Wala nang ingay. Hindi yan. Wala nang ingay. Yan, wala na siyang kalog. So ikakapitan natin yung transmission na to sa likod. At bubuhayin na natin to. Side lang na to. Kasi ito, hindi pa natin sure to. Next vlog, maabangan nyo kung ano magiging decision namin dito. Nung may-ari, para ma-check namin kung okay pa ba talaga ang bearing niya. Gawa ng tanggal to, binuhay namin, may ingay dito. Pag binibiram siya, para siyang may tokotok. Tokotok sound. Kain muna tayo. So yun mga boss, ilagyan natin ang gear oil. At patitisignan natin kung may ingay pa o wala na. Siyempre, dapat wala. Hindi. Kahit yan ang problema naman DNA, ayun eh. Kaya nga, ari. Oo, yung alam. Ay, ibig sabihin. At saka, diba kanina, kaya siya pa ingay, ikalog na nga. Tubig na pati ang laman. Hindi ka kapapalit lang natin yun. Kung uli? Oo. Oo, may tubig. May katubig. Ako kukot-kot. Saan? Ilagay yung gulong para matitig natin kung may ingay pa. Okay. You know. Boom. Oh, ganit yata. Wala na ingay mga boss. Bitaw mo na nga. Okay. At yan, nagtatapos mga boss ang pagpapalit natin ng bearing ng torque drive shaft. Torque drive shaft bearing. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha. At pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!